Magandang morning, Chang Ami. Labis nga ang itinaas ng presyo ng puting sibuyas o white onion sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Ayon sa mga nagtitinda, halos triple ang itinaas ng white onions. Sa Marikina Public Market, may ilang mga nagtitinda ng gulay na hindi na muna kumuha ng puting sibuyas sa mga supplier. Pumapalo na kasi sa 2,300 ang kada sako nito na may 9 na kilo ang laman. Kaya naman ang bentahan sa palengke kada kilo nasa 300 pesos na. Sa ibang pamilyan sa Metro Manila, umaabot sa 350 pesos ang kada kilo, depende sa klase nito. Ayon sa mga nagtitinda, marami nang mamimili na imbes puti, pulang sibuyas na lang ang ginagamit para makatipid dahil nasa 110 pesos lang ngayon ang kada kilo nito. Kaya nagbawas na din ang kinukuha ang ilang mga nagtitinda, lalo't matumal ang bentahan. Ang iba, isang sako na lang sa dating 10 sako ang kinukuhang puting sibuyas para hindi mabulukan. Dati nasa 1,000 lang po, 1,300, umakyat ng 1,600, ng 1,800 hanggang ngayon nag-2,300 na po. Restaurant ang karamihan, Chang Ami, sa mga gumagamit ng puting sibuyas. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, ang kakulangan sa supply ng puting sibuyas ang dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Pero mabuti na lamang umano, walang masyadong pagalaw sa presyo ng ilang mga gulay, lalo na ang mga bagyo vegetables. Samantala, Chang Ami, pumapalo ngayon sa 97 pesos hanggang 100 piso ang presyo ng kada kilo ng refined sugar o ang puting asukal. Ang ibang mga customer, ayon sa mga nagtitinda, nag-shift muna sa washed sugar para makatipid. Bukas, ayon kay Yusek Evangelista, magkakaroon ng DA ng konsultasyon sa producer at traders ng asukal para pag-usapan ang SRP o suggested retail price nito. Ibabase po natin dun sa prevailing price na nakita po natin is at 90 pesos, no? So yun po ang ating direksyon, pero kailangan po makipag-usap muna tayo sa ating mga stakeholders. Chang Ami, ayon sa DA, hindi dapat umabot sa 100 pesos pataas ang kada kilo ng asukal. Kakulangan din sa supply ang dahilan ng taas presyo. Pero ayon sa presidente ng United Sugar Federation of the Philippines na si Manuel Lamata, posibleng bumaba na ang presyo ng asukal sa susunod na buwan, lalo't paparating na ang 300,000 metric tons ng imported na asukal. Nagsimula na rin, Chang Ami, ang pag-ani ng tubo at milling nito sa Negros Island, kaya inaasahan na dadami na ang supply ng asukal dito sa Metro Manila. Chang Ami. Sana nga ay dumami na ang supply ng asukal dito sa atin. Maraming salamat, Jose Carretero.